Can you imagine that? Yung isang Bitcoin na dating 3 pesos lang yung halaga noong 2009. Pero ngayon, nag-3M siya last April 13, 2021. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. This is Baby Snow Crypto Princess. And here's another video episode of Baby Snow's Cryptocurrency Road to Millions. Kung bago ka po sa channel, please do subscribe and let me know your thoughts about crypto in the comment section below. Dahil dito po sa channel ko, tuturuan kita paano mag-win at makaiwas sa mga scams. The best comment will win load or tokens sa next live ko. So, ready ka na ba simulan ng road to millions mo? Well, let's dive in! So here we go. Simulan na natin guys. Ito po yung video na to. Pwede nyo i-share sa mga kilala nyo na gustong mag-start sa cryptocurrency. So again, ang cryptocurrency guys, this is a new era na kailangan mo pag-aralan. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng opportunity sa online, this is the best. Kasi this is all for free. Ayan. So ang kailangan mo lang maging masipag, mag-research. And kung meron ka namang mga channels na fina-follow, pwede mo yung gamitin as your resource para sa cryptocurrency journey mo. Sabi ko nga, if you want to become a millionaire, maraming ways dyan, pero dadaan ka muna, parang dadaan ka sa butas ng karayom, diba? So, merong mga technology, makabagong paraan, paano kakikita ng pera, lalo ngayong panahon ng pandemic. So, cryptocurrency is here. This is the new era. Ito yung parang pag-boom ng cryptocurrency industry. Actually, sabi ko nga, I've been into cryptocurrency industry since 2017 pa. And that time po, talagang sabog ang cryptocurrency industry, ang daming naging millionaires and ang daming kumita ng malaki. But syempre, as time goes, maraming mga changes na nangyayari and mas lalong parang naging modern ngayon, mas naging high technology. Kaya kung gusto mong i-maximize or mag-jump in, maging part ng change na to, lalo ngayon, grabe po yung Ripple, kung nanonood kayo ng mga crypto news, grabe yung future ng cryptocurrency. So, simulan natin. This video is for beginners. Na marami kasi akong nare-receive na messages na paano daw sila magsisimula sa cryptocurrency. Actually, it will take you a lot of research para makapagsimula ka sa crypto industry. So, ngayon, papadaliin na natin. This is for beginners. Ito yung mga kailangan mo na i-install. Kailangan meron ka nito para maging updated ka. And of course, sipagan mo mag-research. Alright? Or, tumambay ka dito sa channel ni Baby Snow. Kasi I'll upload series of videos about cryptocurrencies and how to start with crypto industry. So, guys, bakit ako super excited na i-share sa inyo yung about cryptocurrency. So, punta tayo dito sa coins.ph and I will share just a few history about crypto. Ito yung mga stable coins. Ito yung kumbaga father of cryptocurrency. So, simulan natin kay Bitcoin. Ayan. So, guys, ito yung coins.ph. I hope meron na kayo. If wala, you can download and you can start creating your accounts. Okay, and then verify your accounts para magkaroon na kayo ng personal wallet nyo. Legit po si coins.ph, it's tied up with the Central Bank of the Philippines. So guys, eto si Bitcoin. Ayan, puntahan natin yung chart ni Bitcoin. So as of the moment, ang price niya is 2,421,616. Actually, previous month, last month, nasa almost 3 million na yan. So, very volatile yung cryptocurrency industry. And si Bitcoin, yung pinaka-first at the father of all cryptocurrency, siya yung talagang nagsimula ng lahat when it comes to cryptocurrency. So, nung time na nag-start si Bitcoin, that's way back 2009, ang price niya, if I'm not mistaken, nasa 3 pesos lang yata. Okay, I'm not so sure about that, pero nasa ganun lang. But look at this guys, after how many years? After 10 years, 'di ba? Kasi 2009, 2021 na ngayon. So 12 years.
After 12 years, ito na yung price niya. Actually, inabot nga siya ng 3 million almost. Diba? So, let's look at 1 year. Yan. Last year na price niya. So, andito yun, guys. Okay. Dito, May 14 last year, that was 481,000 lang siya. Last year yan. Can you imagine, guys? After 1 year, bigla siyang nag-reach ng up to 3M. Ayan, oh, dito, ito yung pinaka-highest niya. Ayan, nag-3 million siya, guys. Can you imagine that? Yung isang Bitcoin na dating 3 pesos lang yung halaga, okay? Nag-range from that amount noong 2009. Sabi nga, it's like a penny. Pero ngayon, nag-3M siya last April 12. Wait lang. Yan, April 13, 2021, nag-3 million ang amount niya. But of course, since it's very volatile, nag-ano yan, bumababa, tumataas, depende sa mga taong nagbabuy and sell ng Bitcoin. So, as of the moment, ang price niya is 2.4 million pesos. So guys, grabe, kung bumili ka that time, kung 2009, alam mong may ganitong crypto na tataas yung value niya, baka bumili ka na ng kahit 10 piraso lang, di ba? Oh, how much is that? 20 million pesos? Di ba yung 10 pieces of Bitcoin? Pero walang nakakaalam, di ba? So, swerte yung mga tao na nag-invest dito. Alright? So, okay, balik tayo sa after the Bitcoin naman, kasi syempre, bihira lang yung nag-hold niyan, di naman kasi alam na tataas, di ba? So, this time, mayroon tayong Ethereum. So, sa Ethereum naman, guys, okay, 1 year ago, yan, ito malupit din to, guys. 1 year ago, it will cost you 10,000 pesos lang ang isang Ethereum. Yan. But look at how much now. So, ngayon po, 195,000 pesos na ang isang Ethereum. So, kung babalikan natin yung dati pa, centavos lang din yan nagsimula. So, inulit yung history, yan. And napakaswerte yung mga nag-invest sa Ethereum. Ako guys, sabi ko nga nag-invest ako sa isang cryptocurrency investment platform, which is pinagsisihan ko na. No? So, nag-ano ako doon last June of 2020. So, mga ganitong time. So, nasa 12,000 pesos. Ayan, magkano yan ang 12,000? Nasa more or less 250 US dollars. So, nasa ganon. Bumili ako ng 2.5 ng Ethereum. So, nasa 550 US dollars yun, in-invest ko sa isang company na yun. And nag-accumulate siya, of course. Kung hinold ko lang siya dito sa coins.ph, I have all the authority. Kung ngayon, nandyan pa rin yun. So, meron akong 400, almost half a million pesos. Diba? So, yun yung lesson learned ako dun, guys. Mas maganda tayo yung may authority. Sarili, hawak natin yung ating crypto. Huwag na natin i-invest sa kung sino-sino mang platforms dyan, investment platforms. So, ito yun, guys, yung nangyari. Tumaas ng bongga siya, diba? Ayan. Next, puntahan naman natin si XRP. Ito, guys, dito ako super excited. Si XRP, uulitin na naman niya yung history. And, guys, I will upload series of videos about Ripple kasi ito yung so far number 2 na cryptocurrency ko na hinahold. Si Ripple, I'm a big fan of Ripple now. Dati, I'm a big fan of Bitcoin, but since Bitcoin is too expensive now, napakamahal na, di ba? So makakabili na lang tayo parts of, di ba? At saka medyo sobrang laki ng fees kapag bibili ka noon, yung transaction fees. Sobrang laki na. As time goes, maiintindihan nyo yan, guys. So, si Ripple, ito yung parang kumbaga, lolo na si Bitcoin, ito yung apo. Yan. Siya yung mag-start. Kaya, if I were you, start creating your account with coins.ph, fund your account, and mag-buy na kayo ng Ripple or XRP. Guys, ang price niya ngayon is just 69 pesos per Ripple. Diba? Ano ba naman yung kada sahod mo, o kaya naman pag nagkaroon ka ng extra money, mag-buy ka ng isa or mag-buy ka ng sampu.
Diba? What if nangyari kay Ripple yung nangyari kay Bitcoin? Diba? So guys, I encourage you, kahit ito lang yung investan mo, huwag ka munang mag-trading ng cryptocurrency, mag-buy and hold ka lang. Lagay mo dito sa coins.ph mo, tataas yan as time goes. What if after 1 year, naging 10,000 ang isa ng Ripple? Diba? So, meron kang 10,000. Oh, binili mo lang ng 69 pesos. So guys, yun yung gusto kong iparating na bawat cryptocurrency na yan, basta, most especially yung mga stable coins, yung merong utilities, hindi yung mga shitcoin, yung mga pump and dump coins, katulad nung dati kong in-upload, eto, yan, si Finance, mga pump and dump lang yan. So, yung mga nakalist dito sa coins.ph, ito yung mga coins na stable coins na, sila yung talagang tataas yung value. Okay? So, my number one is Ethereum, number two ko is XRP. But you know what guys, I have 10 na hinohold na cryptocurrencies. So, kumbaga nakatago lang siya. Bumili ako, then kinalimutan ko muna. Hindi ako nag-open nun kasi baka matempt ako na i-sell siya pag tumaas yung price. So, hindi ko yun ginagawa. Ang ginagawa ko dito sa dalawang to, hinohold ko lang siya. And I have plans na after a year or 2 years, 5 years, dun ko ba lang siya i-open. So, we'll see. Baka million-million na halaga nun, di ba? So, meron naman akong pinaglilibangan na ibang mga coins na yun yung mga ano, yung tinitrade ko sa Binance. So, guys, kung ikaw ay magsisimula sa cryptocurrency, dito ka, kailangan mo to, yung coinmarketcap.com. So, nandito lahat ng detalye about sa nangyayari sa cryptocurrency industry. Okay, nandito lahat ng coins. Yes, number 1 si Bitcoin, number 2 Ethereum. So ito lahat yung mga tokens na nagsi-circulate sa market sa buong mundo yan. All right? So your reference lang to, guys. List ng mga tokens yan, list ng mga cryptocurrencies. So makikita mo dito, ito si Ripple number 7, dati siyang nasa number 4. And ngayon ito very controversial token si Dogecoin. So, ayan, explore nyo lang guys dito para mag-familiarize kayo ano ba yung mga stable coins. So, when we say stable coins, eto siya, nasa top, at least top 10 or top 20. Ayan. So, pag nakita mo dyan, pwede ka mag-invest dyan. But, dun sa mga may mga pang-invest, pero dun sa mga limited lang yung ano, you can buy XRP. That's the best I can recommend. Kasi I'm a big fan of XRP and this has a big future. Okay? When you research this token, may utility siya, madami siyang gamit, and yung mga banks ginagamit si Ripple, XRP. Okay? So, mapapahaba tayo dyan kapag inisa-isa natin. Pero along the way, habang nag-upload ako ng mga contents dito, maitatackle natin yan. So, for now, for beginners muna. So, again, kailangan mo yung coinmarketcap.com. Pwede mong i-download yung apps nito and makikita mo na yan yung mga top na cryptocurrencies. And ito yung current amount niya ngayon, current price niya. Ayan. And of course, yung exchange. Ayan. So, kailangan mo din ng exchanges. So, yung exchange na to, ito yung mga external exchange kung saan dito ka pwedeng mag-buy and sell ng cryptocurrency aside from coins.ph. Si coins.ph, ito yung magiging personal wallet mo. So, this is the main na kailangan mo na i-install sa at mag-register. Ito yung pinaka most accessible na pwede mong pag-depositohan ng gagawin mong capital or pambili mo ng mga cryptocurrency. But, si coins.ph limited lang. Meron lang siyang 1, 2, 3, 4 na coins na pwede kang bilhin. Alright? Pero, since dito sa CoinMarketCap, syempre may mga top exchanges. So, avoid natin yung iba na hindi kilalang exchange kasi katulad ako sa gate.io ko, nagkamali ako doon kasi meron siyang minimum withdrawal, 'di ba? So kailangan umabot ng 320 yata US dollars bago ako makapag-withdraw. All right? So, ayoko na doon kay gate.io. So guys, number one na exchange is Binance. Ayan. Si Binance po, dito ako nagtitrade. Dito yung most of my portfolio
I have I think 80,000 pesos na pera dito sa Binance na tinetrade ko. So, sabi ko nga, I have 10 cryptocurrencies na winawatch and tinetrade ko siya. Spot trading lang, guys. Hindi ako yung nag-future trading or margin trading katulad ng ginagawa ko sa MT4 kasi too risky. So, dun lang ako sa spot trading. I-explain ko din sa inyo yan later on. So, Binance is the number one exchange. So, pwede ka mag-create ng account dito kay Binance. And, once you have your account, you can deposit. So guys, this is the biggest exchange. At according to CoinMarketCap, this is number one exchange. So safe ang ating pera dito. Okay? As long as you are verified, mag-create kayo ng account, then upload your ID, magpa-verify kayo. And you can use the platform. So, pwede na kayo mag-start mag-spot trading katulad ng ginagawa ko. Okay? And, ang maganda dito kay Binance, most of the coins na lumalabas dito sa CoinMarketCap, nandito siya. Pero hindi pa rin lahat nandito. Katulad na nga lang nung isa kong favorite token, which is yung TEL. Ayan. Wala siya dito. Diba? Kaya, nag-create ako ng another exchange. Another account sa external exchange. So, I also have Kucoin. Ayan. Number 6 siya sa exchange. So, dito naman ako nagbabay ng aking ibang cryptocurrency like yung TEL. Ayan. TEL coin. So, isigate.io ay number 5. Diyan ako nag-trade ng pig token, di ba? So, meron din tayong Coinbase Pro. Ayan. Coinbase Pro naman, meron akong account dito. Ayan. Meron nga siyang laman konti, di ba? Kaya lang hindi ko ito ginagamit kasi actually sa Philippines din hindi pa kayo pwedeng mag-fund kung ito yung gagamitin nyo, Coinbase. But you can create your account sa Coinbase if you're not in Philippines or kahit nasa ibang bansa ka. Pwede ka mag-create na account dito and you will get $25 bonus once you sign up. Ayan, diba? So, pwede na rin. Hindi ka nga lang makapag-deposit ng fund kapag ikaw ay nasa Pinas kasi hindi pa siya open sa Philippines. But you can create, again, you can create an account here, okay? So, isa sa mga top exchanges yan, si Coinbase, Coinbase Pro. And another one is, eto, malupit din to, maganda to guys, yung crypto.com. This is very legit din. Ginagamit ko to sa isa sa mga website ko as payment gateway. Legit to guys. It's like coins.ph din, personal wallet mo. And you can trade cryptos here. Marami siyang mga tokens na nakalist dito. Unlike sa coins.ph, limited, di ba? Apat lang. Sa crypto.com, this is international and most of the tokens or the or cryptocurrencies na nasa CoinMarketCap nandito rin kay crypto.com. And if you sign up an account using my link, you will also get $25 worth of tokens ng crypto.com. So yung crypto.com nag-hold din ako niyan, ito yon, CRO. Ayan, murang-mura pa siya. You will get $25 worth of crypto.com coin once you sign up. Wala namang mawawala kung mag-sign up ka dito, diba? As long as you are holding your cryptocurrency here, you can easily transfer from, halimbawa mayroon kang balance dito na Ethereum. Ayan, meron sa coins.ph niyan, diba? You can transfer Ethereum from here papunta sa coins.ph mo. So, most of my portfolios are nandito rin sa crypto.com. So, ang mga nakakalat yung aking investment. So, meron ako sa crypto.com, meron ako dito sa Binance. So, dalawa. At meron din ako sa Kucoin. Yan, dito. So, those are the exchanges na ginagamit ko. Meron pa rin mga iba dyan. Ayan, like yung mga yan. So, mga legit yan. Legitimate exchanges. But, hindi ko siya, eto, si crypto.com, nandito siya sa number 22. Pero, hindi ko pa ginagamit yung iba. Kucoin, Coinbase. I have Trust Wallet as well. Kasi minsan, sabi ko nga, meron din akong pump and dump coins like yung SafeMoon. Dun ko siya hinohold. So, those are the exchanges, guys. I highly suggest na mag-download kayo ng apps nito ni CoinMarketCap or kung naka-desktop naman kayo, you can visit coinmarketcap.com at makikita mo na yan. So, kung gusto mo makita yung mga cryptocurrencies, click mo yung cryptocurrencies, eto na yon. So, kung hanapin mo dyan kung ano yung hinuhold mo na coins at kung ano yung tinitrade mo. And then, exchanges, click mo lang dito at makikita mo na rin yung mga top exchanges na pwede ka mag-trade, pwede ka mag-sign up. So, yon.
And then, eto guys ha, dito naman sa Canada, for those of you na nandito sa Canada at gustong mag-fund or mag-deposit instead of using coins.ph, kasi syempre kami na nandito sa Canada or ibang bansa, hindi masyadong accessible sa amin ang coins.ph. Why? Kasi para makapag-fund ka dito, you will choose like M. Louvillier, Palawan. So, dun ka magde-deposit. And sa bagay, merong Remitly na magagamit din naman. So, you can cash in sa coins.ph mo gamit yung Remitly. Kaso lang medyo may fees, medyo mataas, di ba? Kaya eto naman recommended ko para sa mga nandito sa Canada. I have multiple transactions here, ayan. Kita niyo naman. Mga nag-fund ako dito. So, ang ginagawa ko, nagpo-fund ako dito and then binibili ko siya once na na-reach niya. So, ang maganda dito, guys, pag kinlik mo yung add funds, ayan, pwede kang mag i-transfer. Okay? Kaya naman tayo mag-transfer dito para ilagay natin, i-transfer natin sa external exchange like Binance para makapag-spot trading tayo, di ba? So, once you click the add funds, pwede mong gamitin yung interact transfer. Ayan. So, halimbawa, mag-transfer ka 1,000 Canadian dollars. And within 5 to 30 minutes, magre-reflect na siya dito. And once it reflected here, pwede mo na siyang i-trade. Okay? Meron ditong trade. So, yung 1,000 Canadian dollars mo, okay, ang ita-trade mo ay highly recommend yung XLM, Stellar. So, this is the cheapest one. This is the most affordable one. So, XLM lagi. And once na meron ka ng XLM dito, okay, meron ka ng balance na XLM, ayan, for example, may XLM na yun nandito mo, itatransfer mo na yon. So, ganun lang din ulit. For crypto naman, piliin mo yung katulad yung kanina, hindi na itransfer yung pipiliin mo, kundi yung cryptocurrency. So, from there, XLM, withdrawin mo siya papunta sa Binance account mo. So, I will upload another video tutorials naman on how to do that. Kung paano ka mag-fund gamit yung Newton, ayan, or gamit yung coins.ph sa Pinas, and then ipa-fund mo siya papunta sa Binance. And then pag meron ka na account sa Binance, like for example, gusto mo yung Dogecoin, kasi si Dogecoin wala sa coins.ph. And very controversial si Dogecoin, di ba? Okay, fiat markets, ayan, si Dogecoin, ito. So, dun lang tayo sa classic trade, submit. So guys, ganito yung itsura niya, spot trading. Okay, so ganito yung itsura niya. So, kung gusto mong mag-trade ng Dogecoin, hindi kayong katulad sa MT4 na pag nag-click ka ng buy, magbabuy na siya agad. Dito, meron kasing buy limit. So, nasa sayo kung magkanong amount yung gusto mong bilhin. For example, ang current price niya is, ayan, naglalaro siya sa 57 cents. So, gusto, pero may time na bumababa siya dito, di ba? 38 cents. Kung gusto mo, maglagay ka ng limit dito na 38 cents. So, sa halagang 38 cents, pag na-reach niya yan, pag bumaba siya doon, automatic magbabuy siya. So, makakabili ka sa ganong halaga, hindi yung current price na running ngayon. So, that way, kapag nakabuy ka dito, and then, tumaas siya, pwede ka nang mag-set ulit ng sell. Sell limit. Pag sinell mo siya, matik yon, meron kang profit. Hindi yung katulad dun sa margin trading na nakabantay ka kasi baka ma-burn yung accounts mo. So, I will teach you how to do that. That's spot trading yung ginagawa ko. So, safe yung pera ko dito. Ayan. So, dyan ako nag-trade, nagba-buy and sell ng cryptocurrency. Pero yung Ripple ko nasa crypto.com. Ayan. And meron dito kasing, kumbaga, ilo-loan mo yung Ripple mo for 3 months, tumutubo siya, so hindi mo siya pwedeng galawin. And after 3 months, pwede mo na siyang ma-withdraw, pero may tubo ka na. So pinatubuan mo siya kay crypto.com. Again guys, si crypto.com hindi siya investment platform. Ito ay personal wallet, just like coins.ph, na you have all the authority kung kailan mo siya gustong i-withdraw at i-hold. So, safe yung pera natin dito. Okay? So, just make sure you will sign up
sa Binance, okay? First, of course, yung coins.ph muna. Mag-sign up kayo sa coins.ph, create your account, and this is the most accessible sa Philippines para magkaroon ka ng cryptocurrency. But then, kung gusto mo mag-start ng trading, spot trading, okay, kung gusto mo mag-buy and sell muna kasi medyo naiinip ka, medyo matagal yung hihintayin natin kapag mag-hold ka lang. Diba? Years para tumaas ng bongga yan. So, nakabili ka ng XRP, hold mo lang dyan. Pero kung halimbawa, may budget ka for minimum of 500 pesos. So, you can start trading, okay? Create ka ng Binance account. And then, minimum of $10 kasi dito. So, nasa 500 pesos yun, diba? Pwede mo nang i-cash in dito from yourcoins.ph papunta dito sa Binance. And you can trade. You can do spot trading katulad ng sinabi ko kanina. Magsiset ka lang ng amount. So, pipiliin mo lang ang daming coins dito na nagko-consolidate ngayon, up and down, up and down. You can maximize that. Pwede kang bumili, buy low, sell high. Yun yung rule sa crypto. So, bibilin mo siya sa mababang amount. Pwede kang mag-set up dito. Depende. Kasi, kung marunong ka mag-trade, you can use your technical analysis skills. Maglalagay ka dito ng mga symbols mo, yung indicators kung saan, ito halimbawa, ito yung range na nagko-consolidate siya, you can set your buy trade here, sa ganitong amount, ayan, naka one day siya, so mostly 1 hour or, yeah, ito yung ginagamit ko, so ito yung bottom niya in 1 hour, so you can set your amount like 38 cents, and then buy ka doon. And then, pag tumaas siya, diba? Tapos nag-sell ka dito banda. So, profit ka na dun agad. So, malalaman yun along the way. So, first na gagawin mo lang ngayon, sa ngayon, is to observe the market. Download coin market ka. Ayan. So, yan. Tingnan si Bitcoin pababa, diba? So, hindi na ako nag-hold ng Bitcoin ngayon. Mostly, Ethereum. May Ethereum ako. Meron akong XRP. I have Dogecoin. I have Cardano. I have Binance Coin. Ayan. I have Stellar. So, meron ako yan. Meron akong VeChain. And I have SafeMoon. I have SafeMoon, guys. SafeMoon is yun yung the most controversial token na naging famous at 2-month-old coins lang yon. So, medyo complicated on how to buy sa mga ganun. It, kaya nga ako may trust wallet. So, malalaman nyo din yan later on. Sabi ko nga, when you jump into cryptocurrency, step by step, wag nyong madaliin. Okay? So, yun lang muna sa ngayon, guys. At least, you have your exchanges na. And then, watch out for my next videos. Ayan. So, please, subscribe na kayo sa channel ni Baby Snow. And mag-upload tayo ng mga tutorials. Sa ngayon, ito munang basic para ma-familiarize ka on how cryptocurrency works. Diba? Kung paano ka mag-start sa crypto world. And then later on, yung mga i-upload ko is about the currencies na. About the tokens na hinuhold ko. Ano na yung progress niya. Ano na yung update sa mga investments ko. So, yun guys. And I hope you enjoyed this video, and ulitin nyo lang kung hindi nyo masyadong naintindihan. But I will upload tutorials on how to fund your account with coins.ph or how to fund your account with Newton and Binance Exchange. So, yun lang guys. And again, thank you so much for watching. Bilang help nyo na rin sa channel, hit nyo na rin yung like button dyan. I-like nyo na yung video. Pwede nyo i-share. And you can comment. Let me know what your thoughts, and let me know kung ano yung gusto nyo i-upload ko later on. Okay? So guys, again, I am reminding you, I'm still with FastCorp, and FastCorp is about Forex trading education. So kung gusto nyo mas maging broad yung knowledge nyo about trading, you can enroll sa FastCorp, and you can apply that to cryptocurrency trading. Katulad ng ginagawa ko po. Mas naging profitable ako ngayon. Alright? So again, this is Baby Snow. Thank you so much for watching. Happy earnings, everyone. Bye-bye.